Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV YouTube channel at pati sa mga subscribers. At ngayon pong araw ay meron po tayong tala question na sasagutin. So, lalo na sa mga first na maglo-loan at nagbabalak mag-loan ay malamang nasisipat nila tong tala. At ang laging tinatanong ay legit ba yan? Kasi nga, may mga peke. Diba? Parang, kumbaga, parang fake news. Diba? Parang, meron bang legit na, ito bang tala ay legit? Baka fake news lang yan. Parang, kumbaga, baka peke yan. Baka scammer yan. Diba? Alamin natin kung ito ba ay legit. So, medyo madali lang naman tong video na to. Papakita ko lang. Sa inyo na mga nagtatantya kung gusto nila mag-loan ay kayo na lang magtimbang-timbang kung ito ba ay legit o hindi. So, yun. May mga nakita nyo na si mga Grab driver ay meron silang pinupost na mga testimonials, di ba? So, yan. Sabi niya, kakaiba talaga ang mga tatay, sobrang magbigay, mapagbigay sa pamilya na habang involved kayo sa pamilya nyo tulad si Sir Eleuterio. Diba? Ang pera ko, diretso lagi kay Mrs. Siya kasi talaga bahala sa lahat ng budgeting sa bahay. Minsan di ko namamalayan, wala na pala kung natitirang panggas. Buti na lang, nandyan si Tala. So, yan yung isa sa mga testimonial na kung paano nakatulong si Tala. So, next, si Raquel Nochete, field sales agent. So, ngiting natulungan si Bess. Yun. Kwento ni Miss Raquel with Tala, hindi lang sarili ko ang natulungan ko, nire-refer ko mga kaibigan ko na minsan naiipit o kaya naman ako mismo naglo-loan para sa kanila. Iba ka talaga, Miss Raquel, ikaw may matulungin ka na ba? May sharing Tala kwento na yan at itagamit ang ngiting tagumpay. So, yun nga yung sasabi ko sa mga unang video ko. Itong Tala kasi, halimbawa, may kaibigan ka na lumapit sa'yo, gipit, or gusto mangutang, ikaw din, walang-wala, pwede mo silang i-refer dun sa Tala para makapag-loan, ba? Diba? At ako din, kahit sa personal, meron din ako mga ni-refer at nakapag-loan na rin. So, yan. Isa sa mga testimonial. Next, si ngiting benta ang paninda. Walang kasing sarap pang luto ng mga nanay. Kaya, ipatikim na yan sa barangay. Start na ng sarili mong karinderer with Tala Philippines. Anong magiging bestseller mo? Kwenta na yan at gamitin ng ngiting tagumpay. So, yun. Ito yung lagi kong sinasabi rin minsan dito sa aking YouTube channel na hindi ko mo nag-loan tayo para dahil gipit lagi. Pwede mo magamit yung Tala loan mo para kumita pa ng pera. Diba? Bawa, mapagsimulan. Bawa, kailangan mo na ipatubo or mapalago yung pera na yun. Bawa, 1,000. Isip ka ng mga paraan paano kumita pa yung nautang mo sa Tala loan. So, yan yung mga nakita ko mo at pandagdag din sa business mo. Bawa, ganyan. At mga kapos, maraming mga positive na nangyari sa mga at nabigyan ng loan, di ba? So dito rin naman sa aking YouTube channel ay may mga testimonial si Juan naman tago na si Tala and good loan is the best utangan, try nyo po. So yan, may mga sila na mismo nagsasabi. Ito rin, si Mark Neri, Tala is good, salamat sa Tala app, legit po yan, try nyo po. So, yun yung mga testimonial galing sa aking YouTube channel, mga comment nila sa aking video, na ang Tala ay legit. So, yun, okay Tala, maasahan talaga. So, yun, maasahan daw talaga daw yung Tala. Yan yung mga testimonial galing sa aking YouTube channel, na nag-comment sila na maasahan ta ang Tala. So, ako naman, personally, ito yun. Nakita niya, nasa 17 loans na repaid na ako at nandun na ako sa maximum status limit na
maximum status na loan limit ko. Ibig sabihin, nandito na ako, so yung current limit ko 10,000 na. So every year, no, pwede ako mangutang ng 10,000 or mababa sa 10,000. So, makikita nyo dyan na loans repaid ko ay 17 na. So, ibig sabihin, ay dire-diretso na ako nag-loan, ba? Diba? So, parami ng parami. Ano yung ibig sabihin yan ay legit yan kasi nakukuha ko yung pera, nagbabayad ako, nakapagbibuli ako, ba? Diba? So, kung ano yan, kung hindi yan legit, baka makautang ka nga, kaso, ano nangyari na, ba? Diba? Hindi ka na makakaabot ng 17 payment, di ba? At tumas yung loan limit mo. So, masasabi ko personally, ano ang tala? Ito ay legit. So, kung gusto nyo na naman mag-loan, nasa inyo pa rin naman prerogative kung kayo ay mag-loan. So, timbangin nyo na lang, sabi ko nga kanina, kung gusto nyo mag-loan. So, sana rin ay magkaroon tayo rin ng maging educated na dapat pag may utang, babayaran at huwag tayong magbawalang iya, maging delinquente para pagdating naman ni tala mismo, eh, tumaas yung loan limit natin, diba? Tsaka masama rin naman yung hindi magbabayad ng utang. So, tansyahin nyo rin yung status nyo kung kaya nyo ba magbayad ng loan, diba? Kasi responsibilidad yan. At sa mga nagtatanong, or nagdadalang isip or nag-iisip kung maglo-loan ba dito sa tala, masasabi ko nga ay legit. Ayun lang naman na masasabi ko. Kung may mga tanong kayo pa, mga iba pang tanong tungkol sa tala, ay handa po akong magsumagot. Mag-comment lang po kayo sa ilalim ng video nito at handa po kaming isagutin ang inyong matanong hanggat sa aming makakaya. At panoorin nyo rin po yung mga previous videos ko tungkol sa tala kung may mga tanong din po kayo. At sana mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para sa susunod na mga videos namin ay mapanood nyo po at keep updated lalo na dito sa mga tungkol sa tala. So yun lang po. At hanggang dito na lang po at maraming pong salamat.